today ang share kong topic sa ating video ngayon is about sa position sizing as requested ni Sir Andre from our group. Bali nag-PM po siya sa akin Sir Andre Villamil. Sabi niya kung pwede raw gumawa ng tutorial about position sizing, stop loss and risk management. Ayun guys, so kita niyo naman dito tayo ngayon sa market ni Hard. So bale ito yung dito muna tayo kasi andito yung ating position. So may position tayo dito kay Hard ngayon. And hopefully tumaas siya. And today naka-entry kasi tayo dito kay Hard around 6.6 ito, itong candle na to, yung high nito 6.596. So ayan, bali patalastas lang yan. I will be discussing or I will share my knowledge about position sizing. So ano nga ba ang position sizing? Position sizing is refers to the size of position within a particular portfolio. So ibig sabihin nun, size nung trade mo. So depende sa laki ng iyong portfolio. So every trader, every investor meron allotment nung nag-alat sila kung magkano or gaano kalaki yung kanilang ibibili sa isang particular stocks or particular crypto if you are a cryptocoin, if you are a cryptocurrency trader. Sa mga forex or sa Philippine market, they call it stocks. So, sabi niya dito, position sizing helps to determine how many units or security they can purchase, units of security they can purchase, which helps to control risk and maximize return. So, ayun nga, sabi niya dito, position helps to determine how many units of security. So, katulad ng sabi ko, kung gaano kalaki ng size, position sizing from the word itself, sizing, which means size. So, how much or how big, ilang shares. So, yun. Bale, ayon sa aking na-research, position sizing has a 5 parts or yan. So, merong types of position sizing. So, parang 5 types ata yun yung nakita ko based on Google. Yan, pwede nyo po siyang i-search sa Google. But I will be discussing or I will share to you yung mostly na ginagamit ko and mostly ginagamit din nung ibang trader. So, number one is fixed dollar amount. So, maglagay tayo dito. So, number one is fixed dollar amount. So, from the word itself, no? Fixed dollar amount. So, magbibigay tayo ng example niyan. So, number one is fixed dollar amount. So, yan yung number one natin. Bale, fixed dollar amount siya. So, meaning, for example, etong si Hard. So, nakita mo siya. Gawin natin example to si Hard. Nakita mo si Hard and balak mong bumili. And you have a, sabi na natin, 1,000 USD na portfolio sa SPAC. So, example is, capital mo is 1,000 USD. So, balak mong bumili ng kay Hard. Balak mong bumili dito ng kay Hard ng share. So, ibig sabihin dito, sa number one, if you have $1,000 as a capital, mag-aalat ka ng fixed dollar amount na pambili dun sa stocks, to a certain stocks or coin. Katulad na nga lang dito ni Hard. So, sample lang natin to guys. If, eto kasi guys, yung fixed dollar amount nakadepende yan sa trader kung magkano or gaano kalaki yung kanilang risk appetite. So, sabi na natin, for me, sa minimum lang tayo, minimum trade, para, or above minimum, para
para medyo may kuan natin, may divide natin yung ating capital into different stocks. So parang, so yan, sample natin is dito kay Hard, ang rules mo sa sarili mo sa position sizing dito sa fixed dollar amount is every trade you will allot a amount of a $15. So yan. So yan. So every trade, kada bibili ka ng coin or stocks, $15 lang yung maximum na ibibili mo. So sobra lang yan yung fixed dollar amount. So ibig sabihin yan, if you have a $1,000, iless mo si $15, may matitira pang $985. So, meron ka pang $900, so marami ka pang mabibiling stock. Ang purpose kasi ng position sizing, guys, to be specific lang, para mas marami kang mabili. Kasi ang size sa trading, hindi lang kasi nakafocus yung mata mo sa isang stocks. Although meron ganung trader, may mga nag-scalp, nakafocus lang sila sa isang stocks, and they are just following the scalping strategy to have a profitable day. Pero dito kasi sa position sizing, minsan kasi mas effective yung position sizing sa long term. Para sa akin lang, guys, long term. So, katulad dito kay Hard. So, nag-alat tayo dito ng certain amount based on our portfolio. And, so, ayun, tumaas naman siya. So, hopefully, makarecover na yung ating mga coins. So, ayun yung fixed dollar amount. Ang meaning kasi ng fixed dollar amount is a money management technique that lets you allocate exactly the same amount of money for each trade. So, ayun nga yung ito nga yung sabi ko, fixed dollar amount. So, understandable naman to, guys, kasi ito lang naman yung itong title parang niya, fixed dollar amount is siguro naman naiintindihan na natin yan. And, ayun nga, sa example natin, nagbigay naman tayo dito ng example. So, ayun, basically, ganun lang siya. Ganun lang yung fixed dollar amount. Madali lang siyang intindihin. Huwag nyo na masyadong pahirapan yung mga utak nyo. Na English lang yan. So, ibig sabihin, fixed, as is. So, ayun, walang dagdag, walang bawas. So, ganun lang. Number two, ang ginagamit ko dito is fixed percentage. Number 2 na position sizing na ginagamit ko is fixed percentage. So, eto, ang fixed percentage, para kang, I also call this as a compounding. So, compounding position sizing. So, bakit compounding? So, as you can see, fixed percentage yung trade mo. So, sample natin is you have a capital of 1,000. So, 1,000 USD ulit tayo. And you are, let's say, ang per trade mo is, ang tawag dito? Per trade mo is mga 5% or 3%. So, magkano yung 3% nung 1,000? 3% na lang tayo. So, 30. So, yun. So, ang rules mo is 3% per trade. So, 3% per trade. So, yan. So, may 3% per trade ka. Ngayon, bumili tayo kay Hard. Nag-position tayo kay Hard. So, 3%. So, how much is that 3%? So, 30. 30 USD per trade. So, may natitira ka pang after entering a position or after buying a share sa Hard, may natitira ka pang 970. Then, so lumit na yung remaining capital mo. So, pero meron kang position. May naka-risk ng $30. So, ngayon, nakita mo si, sino ba? Si Riff. So, ayan. Nakita mo si Riff na may potential siyang tataas. So, hindi mo na masusunod yung $30 mo na trade. Deeper trade to. Baligawin natin siyang $30 first trade. First trade. So, ngayon, nakita mo si Riff, gusto mong bumili. Kaya nga may position sizing tayo para marami tayong maibulsa or mabili. Parang, tawag dito, budget. So, parang na malengke, para marami kang mabili, may naka-alat na budget kada product. So, ayun, ganun lang. So, next mo,
Kasi nga, dahil nga fixed percentage yung position sizing strategy mo, so yung second entry mo, yung, or yung second trade mo is 3% ng 3% ng 970. So, magiging 29.1. So yun, mas maliit na siya. So, second trade mo is worth 29.1. Or sabihin na natin 29. $29. So, yan. For the second trade. And, 970 less 29. Matitira mo na lang is, magkano? 970 less 29 equals to 941. So, remaining mo is 941. So, ngayon, so nagko-compounding ka na. Bale, may compounding na nagaganap dito kaso pabawas kasi nga nag-entry ka ng trade. Ngayon naman, what if, so yan, tanggalin natin. So, yan yung compounding, yan yung kumbaga fix, yan yung rules ng fixed percentage or compounding position. Ngayon naman, sabihin natin na nag-trade ka. So, ang rules mo is, sabihin na natin, day trader ka. So, ang target mo is one trade per day. So, yan. So, day trader ka lang. So, parang mostly scalper. Let's start with another 1,000. 1,000 capital. So, 1,000 capital. So, ang first trade mo is $30. No, based on your rules is 3%, lagay natin 3% per trade, 3% per trade, tama. So, first entry is $30. Sabihin na natin ngayong January 22. So, may $30 ka, and eto, gawin natin example tong si Hard. So, nung nag-entry ka dito, palitan natin ng 1 hour para masabi natin day trader tayo, no? So, yan. So, sabihin naman, balik example lang to, guys, ha? So, gawin natin to ng plot. So, ang rules mo is, lagyan natin ng example. So, ang trade mo is ganito. So, sabihin na natin, ganito yung rules ng trading mo. So, yan. So, meron tayong triangle. Actually, it's a descending triangle pero nag-breakout siya sa taas. So, sa 1 hour time frame. So, as a day trader, so, kaninang 4, around 4, yan. So, anong oras na ba ngayon? 12:34 UTC. So, around 4 UTC, 4 o'clock UTC, nagkaroon tayo ng breakout. So, ito, nakita nyo ito, breakout. So, ang rules, sabihin na natin ang rules mo is mag-enter ka ng trade if magkaroon ng breakout dito sa line na to. So, sabihin natin wala pa to, hindi pa to, nandito pa lang tayo sa 3 o'clock. Yan, so 3 o'clock. Ang inaabangan mo dyan is mag-breakout siya sa ating trend line, resistance trend line. So, ito, which is nangyari. So, nag-entry ka. Nag-entry ka dito na long. So, nag-position ka dito. So, nung nag-close yung candle above sa ating trend line, nag-position ka. And target mo is eto. So, yan. Yan, yung high. So, lagyan natin ng line. So, target mo is yan. 15%. So, sabihin na natin na although hindi pa niya nahihit, nung pag-entry mo dyan, target mo is 0.77. So, may 15% gain ka. So, balik tayo dito sa ating sanen. Wait, balik natin sa ating one day. So, what if na-hit mo yung target mo na 15% na profit, no? So, yan yung target mo, which is, high pala niya yung, daily high niya pala yun. Daily resistance. Lipat na natin dito. So, yan. So, 15% gain. So, ibig sabihin yan, yung $30 mo times 15% equals 30 times 15%. So, may 4.5 ka na gain. So, bale, sabihin na natin nag-close ka dyan. This is a example only, ha. So, sabihin natin nag-close ka dyan. So, bale, yung magiging pera mo dyan is, ang magiging total capital mo is 1,000, magkano ba? Ano ba lalagyan? Capital after
capital after... Ah, okay, so capital after closing trade. Tama ba? So, yan, yan, ganyan na lang. Closing trade is 1,450. So ayan. So, 1,450 ka na. Kasi nga, yung 30 USD mo is nung January 22 na trade, nag-gain ng 15%, which is 4.5 USD. So, bale, net, yung kita mo sa susunod na araw, so sabi na natin may trade ka ulit ng the following day and gusto mo ulit mag-trade kasi ngayon na yung trading strategy mo, one day per trade. And of course, mag-entry ka dyan sa kinabukasan. So, let's say na January 23 ngayon, and nag-enter ka ulit. So, ito na yung compounding na sinasabi natin. So, after 1,004.50 times 0.03%, yung magiging tawag dito, magiging margin mo or yung allotment ng trade mo sa susunod na araw is magiging 30.135 USD na. So, let's say the following day na medyo sinerte ka, umabot ng 25% yung gain mo. So, 25% equals to 31.135 times 25%. So, may gain ka ulit na 7.78. So, 7.78 plus yung dati mong capital, 0.5 plus 104.5. So, ang equals to 1,002.28. So, ayan na siya. In 2 days, nagkaroon ka ng 12.28% na gain. So, yung 12.8 na yan, 12.28 is 1.2% ng 1,000 mo. So, nagkaroon ka ng 1.2% gain in 2 days. So, bale, ganun yung yung nangyayari, no? Ganun yung allotment nung ganun yung 6 percentage or compounding. So, pwede rin sa kabaliktaran yan, sabihin natin yung third trade mo is minalas, nag-hit yung stop loss mo, 1,012.28 times 0.03 is 30.36. So, ang third 30.36. Ayan, nakita mo guys, nakita nyo, di ba, lumalaki yung ating trading margin per day kasi nga, tumaas yung ating capital. So, ganun yung compounding, habang tumataas yung capital mo, tumataas din yung nagiging pwede mong ipambili sa isang certain stocks or coin. So, ganun, compounding lumalaki. Depende yan kung lumalaki yung talo mo or lumalaki yung panalo mo. Pwede rin lumilit yung pagkatalo mo and lumilit din yung pagkapanalo mo. So sabihin natin dito sa third entry, medyo minalas tayo. Sabihin natin minalas tayo at medyo na-hit yung ating stop loss. And so, ayan. So sabihin natin yung stop loss mo is ang natalo sa'yo is mga 5%. So, 5% is equals to 30.36 times 0.05. So, 1.5 yung natalo sa'yo. So, 1.5 USD. So, medyo malaki-laki yan kasi kung compare mo sa fixed dollar amount, so naka-fix lang din yung magiging loss mo. So, if 30 lang yan, 1.5
1.5 fix lang yung one mo. Sa 30.36 kasi parang 1.5.18. 30.36 times 5%. So, yun. 1.518. So, ganyan lang yung trade natin. Kasi, medyo okay lang naman itong ginawa nating sample. Maliit lang na portfolio. Kaya, medyo hindi mo masyadong nakikita or na appreciate siguro. Kung di naman na-appreciate yung nagiging tawag dito. Yung mga loss or mga loss tsaka mga profit. Kasi maliit nga lang siya, maliit lang yung portfolio. Try nyo na lang din pong i-compute sa gawan ng malaking portfolio kung yung portfolio nyo is bigger than 1,000, if your capital is bigger than $1,000, so why not, diba? I-try nyo na lang i-compute. Ganyan yung compounding. So, kapag lumiliit naman, kung baga sunod-sunod yung tala mo, lumiliit din yung natatalo sa'yo. So, habang lumiliit yung portfolio mo, lumiliit din yung losses mo. Habang lumalaki yung portfolio mo, lumalaki yung gain mo, lumalaki din yung loss mo. In case, pag lumiliit yung portfolio mo, lumiliit yung talo mo, lumiliit din yung panalo mo. So, gano'n lang, compounding. Gano'n lang yung rules ng compounding. Kung baga, gano'n lang. Walang iba, gano'n lang naman yung compounding, di ba? As simple as that. So, ang next natin, eto, yung pangatlo natin is, eto yung ginagamit ng karamihan. Actually, eto talaga yung pinaka, ewan ko, para sa akin lang, sa trade, sa my with leverage, and nakikita ko kasi ginagamit to sa future tsaka sa spot, so sa Binance trading. And ginagamit ko rin siya minsan, pero minimal lang yung tinetrade natin sa future. So ginagamit din natin to sa future, pero minimal trade lang, bali naka-isolated margin lang kasi tayo. So kumbaga para may adjust lang yung stop loss natin, ginagawa natin tong DCA. Kumbaga gusto lang natin mag-ride sa isang trend na hindi naman natin alam kung magko-continue or babagsak na siya or magpo-pullback. Kumbaga sa trading kasi guys, anticipation lang or probability. Parang game lang ng probability. So katulad nito, nung sapulan natin na lang ulit natin tong si Hard nung kahapon. Itong candle na to kahapon, January 21, pinost ko rin din dun sa ating tawag dito, sa ating Facebook page, Trading Secret. So, ayan. Ito yung pinost ko. Bali, may nagplot ako dito ng resistance. So, I'm expecting for a bounce dito sa ating resistance na to. Kasi after that breakout, parang niretest niya. Makikita mo kasi ito sa 4 hour. Ganun, 4 hour and 1 hour. Ganun yung parang nagiging scenario niya sa 4 hour and 1 hour. No? So, ayan. So, nakita ko parang niretest niya. So, ngayon naman, ang problema ko, hindi tayo nakapag-take profit dito. So, although hindi kasi tayo scalper or day trader, gusto ko siyang i-hold kasi nag-create na siya ng tawag dito, higher high tsaka lower, higher low ito. So ganun yung trade ko dito kahapon kay Hard. Now ano nga ba yung pangatlo? They call this averaging down, pero ang talagang tawag dito is DCA or dollar cost averaging. And yun yung mostly ginagamit ng ibang trader. So ang kailangan mo kasi dito sa ganitong strategy ng position sizing is kailangan mo ng capital. So ito nga, bale DCA, so dollar cost averaging. Paano nga ba to? So ito, pang ito yung last na types ng DCA na ginagawa ko or ginagawa ng karamihan. So, ano ba yung DCA or dollar cost averaging? So, ito yung strategy ng isang trader na, kumbaga, dinidivide nila yung ini-invest or yung amount ng ini-invest nila or tinitrade nila. So, for example is, ayun na, meron ulit tayong capital na $1,000. So, yan. So, $1,000 capital. Capital ulit natin is $1,000. And for me,
ganito yan, yung ginagawa ko sa DCA, I am allotting a 25% of my total capital, no? So, 25%, yun yung max na pwede kong i-allot sa isang capital na i-average ko or i-DCA ko or gagamitan ko ng dollar cost averaging. So, yun yung maximum ko. Bale, 25% lang. After that, i-hold ko na lang siya. Mostly, ginagamit ko to sa spot or sa walang liquidation na stocks. Ganito yung ginagamit ko. So, paano nga ba? Let's say, sabi ko nga, 25%. So, yun yung maximum ko. Bali, parang I will divide the 25% into 5 or maybe 4 to 5 entries. So, how much is the 25% of 1,000? Is 850 USD. So, ayun yung magiging maximum na pwede kong ipasok sa isang stock. So, 250, so 1,000 USD divided by i-divide nyo na lang sa 25%, so bali $250. So, $250 maximum position per stocks. So, ganyan yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, if my plan is to divide the 25% into 5 entries, so we will be having a total of $50 per entry. Mamaya tuturo ko kung paano yung pinaka best way na paggamit ng or pag dollar cost averaging or pag averaging down para if may konting pump is pwede ka na mag-exit. So $50 per entry. Yan, so yan. $50 per entry per coin. So sa isang stocks lang yan, guys. So 5 entries with 5 maximum entries. So, meron tayong 5 maximum entries. So, yan nga. So, all in all, kung mahit lahat ng entry natin, ang margin natin is magiging 250. So, if hindi naman, and okay lang. So, kumbaga, nakapag-average down lang tayo ng dalawa or tatlo. So, 100 to 150 USD lang yung ating naipasok. So, bali parang 10 to 15% ng ating total portfolio, which is the $1,000 as an example. So, after that, pwede ka nang, kung hindi na na-hit yung pano, pwede na tayong mag-hold. So, depende kasi yan sa time frame. Try natin i-discuss sa susunod na araw kung ano nga ba, kung bakit nga ba iba-iba yung time frame na ginagamit ng isang trader. So, anyways, back tayo dito sa ating DCA na position sizing. So, ayun nga. So, example natin dito is nakapasok ka kay dito kay sama. Pwede nating i-average down is eto. So, sabihin natin, delete natin to. Sample na lang natin is eto, no? This is our resistance. And we are, our plan is to enter after a breakout dito sa resistance niya na to, no? So, which is nangyari dito nung January 18. So, nagkaroon tayo ng breakout. And luckily, nakapag-entry tayo dito ng late. So, actually kasi ang iniwasan natin dito is yung false breakout, no? Kaya medyo pag nag-entry ka dito nung breakout na to, pwede ka mag-entry dito tapos you are, sabihin natin, no? Sige, sabihin natin nagkapag-entry ka dito sa breakout niya mismo sa closing candle niya kasi parang marubuso candle pala to. So ayan, nakapag-entry tayo dito, no? Ayan yung entry mo. Ayan, malamit palitan natin ng kulay. Ang entry mo is ito, so sa closing. Ayan, so palitan natin ng kapalan natin ng konti. Ayan, so ayan yung entry mo around 6.6719. so ang target mo is mataas. Ay, shit. Kaya pala na-reject siya. So,
So, ang target mo is eto. Etong pinakatuktok nga sa body. Sabi na natin eto. Yan yung target mo. So, mga ilang araw din yan. Mga 2 weeks or 1 week pwede nyo nang abutin yan. If tama yung analysis mo. And your stop loss will be siguro dito sa baba. Eto. Or dito sa baba nito. Below this low. Below this low. So, bahala na kayo. Bali, mag-share na lang tayo about sa stop loss next video. Yun na lang yung didiscuss natin. So back tayo sa DCA. Nakapag-entry ka dito and nag-pump siya. So, ang inaakala mo, ang thinking mo as a trader, and yun, so thinking mo tama. Mukhang tama yung one ko. And baka abutin niya to within a week or two. So, baka magpiso na siya, no? So, unluckily, so sa sobrang swerte nga natin at nag-pump nung entry natin, hindi natin inaasahan na nag-pullback. Which is, ang akala mo is, eto lang. So, actually, this candle is strong na parang magkakaroon siya ng pullback talaga kasi bearish pin bar na to. Itong pula, itong candle ng January 18 ng 12. So, parang bearish candle na yan. So, nag-pullback na siya. So, bumagsak siya, no? Bumagsak siya. So, averaging down. So, sobrang swerte natin ulit. Ito yung ating support. So, sabihin na natin yan. Yan yung ating support area. So, ayan. So, ayan yung ating support area. Yan yung balak mong bumili. So, ilista natin guys. Bale, saan ba yung ating kasulatan? So, ayan. Sabihin natin, ang first entry mo is 6719. So, First entry is 0.6719. So, ayan. And so, luckily na hit yung average, second averaging down, second entry mo. Yung DCA mo na nakaabang. So, around, anong pag-aba? Point, sabihin na 5555. So, second entry natin. Second entry hit. So, second entry is 0.5555. So, yan. So, na-hit yung entry natin. And, so, sabi ko nga, 50 per entry. So, bale, all in all, meron na tayong $100 total margin. Total margin. Kasi, as you can see, ang third entry mo sana dito, eto na eh. Itong pinaka-load yun na eh. Or pwede mo na nga ito maging stop loss or what. Yan. Okay mo pa siya, baka sakaling mag-bounce. So, ayan. So, bali, parang meron kang tatlong possible na entries for your dollar cost averaging. So, pero sa sobrang swerte na nga natin, dalawang entries lang yung na-hit. Bali, all in all, meron tayong total of $100 na position size. So, yun na yung total na ating entry or position. So, after that, nag-pump na siya, no? And, kung i-averaging down natin yun, from our first entry, so, basically, ang computation yan is, i-add mo lang yung dalawang entry mo, 0.6719 plus 0.5555 equals to 1.2274 divided by 2 as an average. So, magiging average entry price is 0.6137. So, ayan na yung average entry. So, ayan na siya. So, hintay mo na lang siyang ma-hit. Actually, pwede ka nang mag-unload after hitting nung entry price mo para break even ka na. Natanggal mo na yung loss mo and may profit ka na dun sa second entry mo or sa 0.555. So, nagka-profit ka na ng ilang percent ba? From this entry, in-unload mo na yung 50%, your $50. So, may 5% ka na
gain. So, yung $50 mo, may 5% na. And break even ka na dito sa yung first entry kasi nakabalik na siya sa price niya na yan. Ang hintay mo na lang is mag-break, mag-pump na siya ng tuloy-tuloy. So, ganun lang yung averaging down ng, dito, averaging down. So, yan, dollar cost averaging. So, ngayon, after that, pwede ka namang hindi magbenta, napalaki mo yung positions, yung size mo, yung position size mo, napalaki mo siya, and if swertehan ka, ang entry natin is 0.6137. So, ay, hindi, mali pala, hindi pala 5%. So, ito pala yung first entry natin, and inabot yung second, may 22% gain ka na dun sa first na, sa second entry mo, around 5555.5555. But, if nag-hold ka dyan, if balak mo naman mag-hold, and may $100 ka na nakaposition dyan, ayan, so, abutin ka ng mga, kano ba yan? 96%, 90%. So, mga ganong kan, kasi, yung 0.61 kasi yung average entry natin eh. Tignan natin. So, eto. So, yan. So, mga nasa 70%. Around 70% yung gain mo. So, $100. So, mga nasa $75 yung magiging profit mo. Unlike kung mag-unload ka naman sa dito, sa entry price mo. Kasi, pagka nag-averaging down, guys, pwede kang pwedeng yung i-unload, yung second entry mo is i-unload mo na dun sa first entry mo. Kasi, may gain na yun eh. May profit ka na dun sa second entry. Ang hintay mo na lang is magka-profit yung first entry mo. Pwede rin naman ganun. Pwede rin na yung iba naman nag-hold dyan for higher profit. So, kumbaga parang kampante sila sa kanilang entry na maabot yung target nga nila. Ang use kasi ng averaging down is nalilesen yung volatility nung kumbaga na nasasala yung volatility nung isang coin. So, alam nga natin sa crypto is napaka-volatile nung ating market sa cryptocurrency. So, ang lalaki ng mga galaw minsan. Minsan, hindi gumagalaw. So, yun. So, hindi mo naman kasi sa market, guys, hindi naman tayo accurate. No? So, 100% accurate na pagpasok mo is tuloy-tuloy ng tataas or aabutin yung target mo. No? So, kumbaga, every trade kailangan may plan. So, ganun lang. So, ganun lang din naman yung mga strategy ng ibang trader. Dapat, before you enter a trade, meron tayong plan. So ayun lang yung ating i-share about sa ating position sizing, and hopefully magawa ko yung second video kadugtong nito. Inuno ko lang tong position sizing kasi marami na yung mga newbies na nagte-trade, which is hindi pa naman nila masyadong na gagamay or wala pa sila masyadong experience sa pagte-trade. And masyadong malaki yung kanilang mga inaalak sa isang position, which is for me kasi hindi siya advisable, no? Hindi advisable na ganun. Meron kasi dyan yung ibang traders kapapasok lang sa pag-trade cryptocurrency, kapapasok lang nilang mag-trade mga days or weeks or wala pang mga months, or sabihin natin na month pa lang nilang ginagawa yung pagtitrade sa crypto, and naingganyo sila sa ibang trader na nagpo-post nung kanilang mga PNL, yung profit and loss na screenshot or picture. So, makikita nyo dun, guys, yung sa may mga leverages, yung mga naka 100 nag-gain ng 300%+, 600%+, or meron pa maabot ng 2,000%. So, kahit sinong newbie na trader, actually, ganun din ako nung una, na naingit ako, kasi ang laki, di ba? So, super duper ang laki ng percentage. Kunti yung percentage lang yung titingnan natin. So, ang laki. Kung sabihin, iniisip nung ang thinking ko noon, what if yung 100, yung sabihin natin 200% na yun is nag-alat ako ng sabihin natin 25% nung portfolio ko. Nung portfolio ko sa spot, inalat ko dun sa para sa future, in-all in ko siya. And nag-max leverage ako or 20x, sabihin natin 20x or 30, mga ganun. And biglang na-liquidate. Kasi yun kasi ang mahirap sa future trading or sa may mga leverage na trade. May liquidation price siya kasi nga pwede kang may shorting trade kasi siya. So, yun ang mahirap. Yun yung mahirap sa mga newbie. Wala silang hindi... Sa aming mga newbie kasi minsan, sa akin kasi minsan hindi ko rin nakakontrol yung sarili ko. Yan, napapa-taas yung ating mga leverage.
Kung swerte, yun, maganda kung swerte. Kung tumugma, yung pagpasok mo is tumugma. Swerte kung ganun. Pero hindi naman, ang trading kasi hindi lang dinadaan, nadadaan sa swerte. Kailangan mo talagang pagplanuhan eh. Sabi nga nung ibang trader, sugal daw yung pagtitrade. So for me, ay hindi ko siya ituturing na sugal. May nabasa ako sa group, sa Binance for Filipino Beginners, na sabi niya ang future trading daw is parang sugal, para ka lang daw nagkakasina. So, wag ganun guys, wag ganun yung mindset natin. Kasi pagka ang mindset mo is gambling or sugal, yung trading, masasanay ka sa loss. So, kumbaga parang, kumbaga sa oras, magiging bad luck mo na yun, or kumbaga immune ka na sa loss, sanay ka na eh. Kumbaga wala ka nang, yung mindset mo is okay lang, sige, malas lang siguro, mga ganun. So, parang wala ka ng plano, so wala ka ng trading plan. So, I discourage yung mga, especially yung mga newbie, na huwag ganun yung thinking natin dapat. Dapat ang thinking natin is, trading is a business. So, ganun dapat yung trading. Although, sinasabi nila na pares lang sugal kasi may risk, mas maganda yung, huwag mong isipin na sugal. Kasi, pag iniisip mo na sugal yan, parang sunod-sunod talaga, kumbaga iniisip mo na talo, kumbaga talo palagi yung nasa isip mo. Huwag ganun. I discourage yung mga ganun. Although, hindi ko na mention yung pangalan nung nasa group. So, kung mapanood mo man to, sir, pasensya na. Bato-bato sa langit, ang tama nung magalit. I'm just sharing some ideas here para lang sa mga newbies na makatulong man lang. Pero kung ganun yung nasa thinking mo, kung ganun yung thinking mo sa trading, wala na tayong magagawa doon. But, for me kasi, hindi dapat ganun. So, ayun lang. And shout out nga pala sa, tatawa ko, bali may post ako today. May nabasa ako sa group, pasensya na, kinik ko na yung isang group doon. Kasi, merong, bale ito, ito na yung last part ng video natin, ikupento ko na lang siya. Ito kasi, as a trader, meron tayong mga kasamang trader din sa mga group, sa mga page. So, group chat. Respect lang, guys. Twice na ako na-encounter ng ganda sa group chat namin, meron dun yung, kumbaga, sinabihan niya kaming palpak daw yung mga trade namin. So, who you, di ba? Parang sino ka para i-question yung aming charting style. So, kung may trading plan ka, meron din kami. So, ganun lang yun. And, ayun nga, may nabasa kasi ako kanina sa group. And, may nag-post doon na sabi niya, hindi naman siya sa umiiyak, kumbaga parang siguro naghahanap lang ng karamay, simpati sa kapwa trader. May nag-comment doon. Sabi pa naman niya, bobo daw. Ano ba? Natatawa ako. So, ewan ko ah. Kasi, pero kinik ko naman na siya. So, isi-share ko lang yun. Huwag ganun. Guys, huwag naman ganun. Kung naghanap ng simpati yung kapwa nating trader, why not i-comfort lang natin siya, di ba? Parang, sabi mo lang, okay lang yan. Huwag ka munang masyado mag-trade kasi baka hindi, wala ka pang proper na trading plan or risk management. Di ba? Ganun. Huwag yung sabihin mong bobo or ano pa man yung isang trader. Palpak or kasi sabi niya nakalimutan ko yung pangalan yung nag-post tsaka yung nag-comment, pero nakik ko na yung nag-comment, yung nag-trash talk sa kanya. 2 years daw kasi niyang ipunan yung kanyang yung pera ngayon, so and parang nasunog lang. So maybe ewan ko siguro sumabak agad siya sa future niya. Sabi ko dapat meron before you enter sa leveraging trade, sa may leverage na trade, dapat meron tayong trading plan. And ayun, so minalas siya and natalo yung kanyang nawala, yung kanyang pinag-ipunan ng 2 taon. Tapos minura, natalo ka na nga, trinash talk ka pa, sinabi nga pang bobo, di ba? Parang sakit mo. Imbis na i-up mo yung tao, dinown mo palalo. So ayun lang, medyo patalastas lang yung itong huling part. And bago ko i-end itong ating video, meron tayong paraffle. Para full lang ako, katuwaan lang to, para mapabilis na rin yung ating monetization. Kung subscriber ka dito sa aking channel, I'm sure kung napanood mo na yung video natin nung nakaraan, gagawan ko ng raffle and mag-comment ka dito sa video na to. Kung sino man, mag-comment kayo guys. Bilangin nyo yung button, yung subscribe button, kung ilan yung lumabas na subscribe button. Meron doon yung lumabas, dalawa, sabay na dalawa. So, ganun, yung subscribe button, tapos may bell, tapos ting, tumutunog. So,
So, bilangin nyo guys. Kung sino man yung makasagot ng tama, tawag dito, i-wheel natin, kung ba, bubunutin natin kung sino yung maswerte. Bale, 100 pesos lang to, pampaload lang, or pambawi lang sa data na nakoconsume, na nakoconsume nyo sa pagtitrade. Bari-bari lang to guys, di pa naman tayo monetize. No? Pag na-monetize siguro tayo yun, pamigay natin lahat yung unang sahod. And so, ayan lang. Next topic natin guys, stop loss. Although, tinatakel ko na yung stop loss nung sa mga nakarang video ko. I-explain lang natin. Next video, next topic natin is stop loss and ano pa ba yung isa? Risk management. So, risk reward. Sorry, risk reward management. Bali, natakel. Inuna ko lang to kasi hindi ko pa masyadong hindi ko na masyadong nagbabanggit sa past video natin. Kasi yung dalawa, yung risk reward tsaka stop loss is parang napahapyawan na natin sa mga trade natin nung nakaraan. So, may live din ako sa ating page. So, natakel ko na rin siya doon pagka nagla-live tayo ng ating chart. And so, anyways guys, yan lang yung ating video for today. It's January 22, 2021. And time check, 9:14 PM. So, ayan. I-close ko na itong video. Pa-subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Follow our Facebook page. And you may, sa mga newbie, sa mga hindi pa kasali sa ating Discord channel, ilalagay ko na lang din po sa yung link sa ating, yung mga link sa baba, sa ating description box. So, ayan. Ayan, goodbye guys. Comment nyo yung sagot dun sa ating raffle. Bilangin nyo lang yung tawag dito, subscribe button na lumabas dun sa ating last video. Ano ba yun? Ano ba title nung ating last video? Check natin guys. Ilagay ko na lang yung link ng ating last video dun sa ating description box para mabilang nyo yung ating pinapabilang ng ating challenge. Challenge ba yun? Hindi ko lang kung challenge or what. Basta yung ating paraffle, yung ating paparaffle, bilangin nyo lang. I think about Fibonacci retracement pala. Yun, so yun. So yun guys, bilangin nyo yung subscribe button na lumabas dun sa ating last video about Fibonacci retracement and extension. So, ayun guys, peace out.